Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay magche-change oil ako para dito sa aking Nissan Navara. Bali may mga ilang subscriber po kasi na nagre-request sa akin, gumawa raw ako ng video sa pag-change oil ng Navara. So ngayon gagawin po natin 'yan. Tapos ang gagamitin kong langis ay itong Pertua Excelo. Bali matagal ko na pong ginagamit ito. Yung sasakyan ko po itong Navara ay napa-change oil ko minsan sa Nissan North Edsa nung first 10,000 kilometers. Then after noon, ako na po yung nagpapa-change oil. Bali dinadala ko lang siya sa gas station, doon ko na pinapapalitan ng langis. Bali mas gusto ko po kasi yun eh, dahil usually hindi po talaga ako nag-change oil. Mas gusto ko yung dinadala sa gas station dahil inaangat nila yung sasakyan. So nagkakaroon ako ng opportunity para i-inspect yung under chassis niya. Makita ko kung meron bang tumatagas na langis o merong maluluwag na mga tornilyo, kung may mga kalawang ng part yung ilalim ng sasakyan ko. At saka mura lang din naman yung magpa-change oil sa gasoline station. Pero since this is a requested video, so ngayon, ako po ngayon ang magpapalit muna ng langis dito sa aking Nissan Navara. Tapos ang gagamitin ko ring filter ay itong big na C231. So, tara, gawin natin. So ngayon, tatanggalin ko naman yung oil filter niya. Kung mapansin nyo, tinanggal ko yung plastic wheel liner. Ginawa ko lang yan para sa purpose ng pagkuha ng video. Pero actually, kahit hindi nyo na yan tanggalin, maaabot nyo pa rin naman itong oil filter. So bago ko ibalik yung drain plug dito sa oil pan, maghihintay ako ng additional 10 to 15 minutes para sure lang ako na yung mga oil dun sa taas ay bumagsak na rito at ma-drain siya ng maayos.
So yung oil level ko medyo mataas ng konti sa high. Pero okay lang yan. Kasi yung oil filter, hindi pa nalagyan ng langis. So mamaya papaanda rin ko. Tapos after 5 minutes, check uli yung oil level. So ayan, yung langis niya, halos nasa gitna na nung high at saka low. Okay na yung level ng oil niya. So every time na mag-change oil tayo, dapat titignan din natin yung air filter, yung fuel filter, at yung cabin air filter doon sa may aircon. Ang ginagawa ko, every time na marireach ko yung 20,000 kilometers, automatic pinapalitan ko na yan. Yung air filter, yung fuel filter, at yung cabin air filter. Pero yung in-between, chinecheck ko lang. Nililinis ko, binubugahan ko ng compressed air. Sinabi ko kanina, mas gusto ko pa rin dinadala sa gas station. Kasi doon, naiangat yung sasakyan eh. Nache-check ko yung pang-ilalim. Pero paminsan-minsan, masarap ding ikaw yung nache-change oil ng sasakyan mo. Kumbaga, naalagaan mo talagang maigi yung sasakyan mo. Tapos pangalawa po, dapat every 20,000 kilometers, pinapalitan natin yung air filter, yung fuel filter, at yung cabin air filter. So itong sa akin, 60,000 kilometers na to. So due na ako, papalitan ko na yon. Pero gagawin ko po yon sa susunod na video. So sana may natutunan ulit kayo sa video ko na ito. If you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.